Guys, welcome back sa aking channel, welcome to Mehing Vlogs, at welcome po sa aking storytelling vlog ngayong araw na to. Yes guys, andito na ako sa Pinas at nagsisimula ng buhay Pinas kasi 2 months ago, nasa Saudi Arabia po tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon at maswerte tayong nakauwi kahit medyo mahirap ang mga flights. Kaya heto tayo ngayon, nag-i-start na naman ng new chapter ng buhay. And magsimula tayo sa mga event at sa mga hot topic, hot issue dito sa Pilipinas. Mga pinag-uusapan ba? Unang-una ay ang simbang gabi. Yes guys, simbang gabi, ang pinaka-importanting at pinakamasayang season ng Kapaskuhan. Yun nga po, halos lampas kalahati na ang buwan ng Disyembre at 2 days ago nag-start na ang simbang gabi. Maraming masaya na kahit may COVID ay nagagawa pa rin natin na magsimba ng simbang gabi kasi tayo ay naniniwala bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na pag nakumpleto natin ang 10 araw ng simbang gabi ay mag-grant ang ating mga request. Which is, totoo naman po yun. Ako bilang isang Katoliko, is naniniwala na kaunting sakripisyo para makuha natin ang ating mga pinagdarasal, ang ating ibigay sa atin ng mahal na po, ng ating mga wish, lalo na ngayong Pasko sa kanyang pagsilang. And second, nanonood po ba kayo ng PBB? Yes guys, isa yan sa mainit na hot topic ngayon dito sa Pilipinas, ang bahay ni Kuya. Sino ba ang inyong mga manok? Si Brenda, ang Marites ng bahay ni Kuya? Si Alexa Ilakad? Si Katie? Si Angie? Marami pa sila, 9 pa sila sa loob ng bahay. Kaya lang nakaka-excite na manood kasi grabe ang botohan, grabe ang bilangan, grabe ang bagsakan ng mga diamonds. Ngayon nga, akala natin isa sa maiibig si Brenda pero wag ka. Nangunguna na siya ngayon sa counting. O diba, chismosa rin ako. Isa rin ako sa Marites. Hindi naman guys, nakakatuwaan lang. At nakakatuwan tingnan ang kanilang mga compete, ang pagko-compete nila kung sino ang mananalo sa kanila, yung mga fans nila na nagsasakripisyo din na magbigay ng kanila mga boto, bumili ng mga diamonds. Kaya subaybay lang tayo guys, samahan nyo ako sa pagsubaybay sa bahay ni Kuya. Malapit na siyang matapos kasi ilan na lang silang natitira sa loob. And ang pangatlo na issue ngayon ay ang bagyong Odette. Yes guys, kakaawa naman ang mga nasa Leyte, kakaawa naman ang mga nasa Siargao, sa mga Surigao, at sa mga parting Davao. Kasi iyan ang dinaanan ng bagyo. Kaya mag-ingat po tayo, mag-ingat po kayo. Maaga pa lang para hindi kayo maabutan ng lakas ng ulan, ng hangin. Lumikas na kayo kung ano ang mga advice na ibinibigay ng ating gobyerno, tayo po ay makinig sa kanila at magbigay ng mga hangga't maaari po is kumbaga makinig tayo para sa atin na rin ikabubuti, para hindi na lang po tayo nagsisisi na pag andyan na po yung trahedya ay saka pa lang tayo aalis sa ating mga lugar na binabaha at dinadaanan ng malakas na hangin. Kaya mag-ingat po tayo. Ang pangatlong issue, syempre, is ang COVID-19. Yes guys, marami ng bakunado dito sa Pilipinas at nakakatuwan tingnan na nagko-cooperate ang lahat. Marami ng co-cooperate, marami ng mga tao na sila mismo ang kusang pumupunta doon para sila ay makabakunahan. Diba nakakatuwa? So, kaya nagiging normal na rin ang buhay natin kahit papaano, naka-mask pa rin, social distancing, alcohol, and huwag masyadong maglalabas kung hindi naman
kailangan. Pero ngayon, panahon ng Kapaskuhan, papasko, kabi-kabila yung mga sales, kahit walang pera, namamasyal, kasi boring din naman sa bahay. Sabi nga nila, mahalaga ang mental health. Lalo na ngayon, panahong ito. And I hope sana maging maayos lahat. Yun lang naman, maraming mga ano, mga nangyayari katulad ng number 5 siguro is yung election, yung nalalapit na election, mga kandidato, na mga nangangampanya. Pero next year pa naman ang election, kaya sa ngayon busy sila sa pangangampanya. Kanya-kanyang manok, iboto lang ang nararapat at mga marunong talaga at makakapagpabago ng ating bansa. Kaya guys, yan muna po sa ngayon ang aking vlog at sana po nagustuhan ninyo. Pasensya na kayo at matagal na hindi naka-upload. Mag-ingat po tayo palagi. And Merry Christmas and a Happy New Year. Keep safe everyone. Bye-bye.